Bata pa lang si Nathaniel ay iniwan na siya ng kanyang ina na isang Pinay. Sumama ang kanyang ina sa isang Amerikanong Navy at noong panahong yun ay bata pa siya. Naiwan si Nathaniel sa Beijing, China at pinalaki ng kanyang minamahal na papa na isang Chino. Si Fang Li, ang kanyang ama, ay isang tanyag na entrepreneur at ang chief executive officer ng sarili niyang business. Sila ang manufacturer sa likod ng napakasikat na brand ng teknolohiya, ang Seofer. Nagpo-produce ang kanilang kumpanya ng mga sikat na gadget gaya ng cellphone, laptop at iba pang makabagong teknolohiya. Hindi na nag-asawa pang muli si Fang mula nang iwan sila ng ina ng anak. Kaya naman minabuti na nga lamang niyang pagtuunan ng pansin ang kanilang negosyo at ang pagpapalaki ng kanilang anak. Sa kasalukuyan, nasa tamang edad na nga si Nathaniel para pamahalaan ang kanilang negosyo, lalo pat nakapagtapos ang binata sa kursong Business Administration, Major in Marketing Management. Ngunit sa kasamaang palad namatay dahil sa malubhang sakit ang kanyang ama. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, ay nakapagdesisyon itong umuwi ng Pilipinas upang hanapin ang kanyang ina. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang auntie na si Sien, ang nag-iisang kapatid na babae ng kanyang ama. Ngunit hindi pa rin nagbago ang isip ni Nathaniel. Itinuloy niya pa rin ang pagbalik sa Pinas. Nasa airport ang binata habang tinutulak niya ang kanyang mga bagahe. Kakalapag lang ng eroplano mula Beijing at ngayon ay nasa Manila na nga ito. "Good morning!" Bati ng binata sa dispatcher na nasa labas ng airport. "Yes sir, good morning. You need taxi?" Tanong pa nga ng dispatcher. "Oo, kailangan ko ng taxi para maghatid sa akin sa address na to." Sagot ng binata sabay na ipinakita ang hawak niyang papel na may address. "Ay sus Mari Joseph, marunong palang magtagalog sir. O sige sir, hintay ka lang muna, magtatawag ako ng taxi." Sagot naman ng dispatcher. "Salamat." Sagot muli ni Nathaniel sabay ngiti. Hindi maikaila sa aura ng binata ang sobrang excitement na makitang muli ang kanyang ina. Dala ang papel na may address at ang family picture nila kasama ang ama niyang si Fang. Sa China man ito lumaki ay nag-aaral ito ng Tagalog upang magkaroon ng kaalaman sa wika. Dahil alam niyang balang araw, hahanapin niya sa Pilipinas ang kanyang minamahal na ina. Marami siyang tanong na gustong masagot. Masayang nakatanaw sa bintana ang binata habang ine-enjoy ang buong tanawin na nadaraanan nila. "Sir, nandito na po tayo." Sambit ng driver nang ihinto nito ang taxi sa tapat ng isang magarang bahay. "Thank you. Itong bayad." Sagot naman ni Nathaniel at saka inayos ang kanyang mga gamit. Sabay na binuksan ang pinto ng taxi. "Naku sir, wala akong sukli nito. Medyo malaki-laki kasi pera mo eh." Sad ng driver na nakapagpatigil kay Nathaniel. "You keep the change." Sad ni Nathaniel at saka ito tuluyang lumabas ang taxi. Lumabas naman ang driver upang tulungan siyang kunin ang kanyang maleta sa likurang bahagi ng taxi. "Sir, sana maging masaya ang bakasyon mo dito sa Pinas. It's more fun in the Philippines." Huling sambit pa nga ng driver bago ito tuluyang pumasok sa loob ng taxi. "Salamat." Nang makaalis ang taxi ay agad na pinindot ni Nathaniel ang doorbell ng gate. Ngunit walang tao dito. Mukhang inabandona na nga rin ang bahay. Kaya naiba ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging excited ay naging malungkot ito. Naghintay pa ng ilang oras si Nathaniel pero wala talagang nagbukas ng gate sa kanya. Kaya nagdesisyon na nga lamang ito na umalis. Dala ang gamit ay pumunta nga siya sa pinakamalapit na kainan para makakain na ng tanghalian. Matapos kumain ay bumalik na nga ito sa abandonadong bahay. At muli itong naghintay ng mahaba pang oras. Nakaidlip ito habang nakapatong ang kanyang ulo sa nakapikon niyang mga tuhod. Katabi niya ang kanyang mga bagahe. Gabi na nang magising ito. Nang magising ay agad niyang tinignan ang cellphone upang makapaghanap ng malapit na accommodation upang mapaglipasan ang gabi. Habang naglalakad dito sa kalsada at nag-aabang ng masasakyang taxi, ay may grupo ng mga lalaki ang nakapansin sa kanya. Hinold up ang binata at kinuha ang lahat sa kanya. Mula passport, wallet,
cellphone at mga alahas nito. Wala ni isang bagay ang naiwan sa kanya, kahit ang mga damit nito. Napaupo na lamang si Nathaniel, sabay na pahilamos ng mukha. Sa mga sandaling yun, hindi niya alam kung saan tutungo at ano ang susunod niyang gagawin. Kaya naman sa hindi niya inaasahan, ay napatulo na nga lamang ang kanyang mga luha. "This is the worst thing happened to me in my first day here in the Philippines." Bulong ng binata sa kanyang sarili, sabay na palingon na nga lamang sa kung saan at napailingiling. Lumipas ang araw, linggo at naging buwan. Hindi alam ni Nathaniel saan tatambay o di kaya'y saan kakain. May kahit nga piso, wala siya. Ilang araw din itong nagpalaboy-laboy sa kalye. Malaki ang naging pagbabago sa physical nitong itsura. Nangayayat na nangihina pa, humaba na nga rin ang bigote nito at saka pati na rin ang kanyang buhok. Isang gabi sa kanyang paglalakad ay bigla na lamang itong natumba sa harapan ng isang kotse sa gitna mismo ng kalsada. "Naku po, nabangga ko ba siya?" Bulalas naman ni Hazel na siyang nagmamaneho sa loob ng kotse. Agad ay hinubad ni Hazel ang suot na seatbelt at dali-dali itong lumabas ang kotse upang tignan ang muntik na nga niyang masagasaan. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Hazel sa lalaking nakahandusay sa kalsada. "Naku naman, patay na ba siya?" Kinakabahang bulong nga ng dalaga sa kanyang sarili. Dahan-dahan niya na lamang, iniangat ang lalaki at saka ito ipinasok sa kanyang kotse. Kinaladkad niya ito papasok dahil hindi naman niya ito mabuhat. Nagpagpag pa nga ito ng kamay matapos niyang maikabit ang seatbelt sa lalaki. "Natumba ka siguro dahil sa taas ng lagnat mo." Sambit ng dalaga at saka isinara ang pinto ng kotse. Sumakay naman agad si Hazel sa driver's seat upang magmaneho. Si Hazel ay isang graduate ng business administration. Mayroon itong rent house na pwedeng matuluyan ng binata, pansamantala. Ngunit hindi ganoon kalakas ang negosyo nito, kaya malapit na nga rin niyang isara ang kanyang negosyo dahil sagad na ang utang niya sa bangko na di pa niya nababayaran. "Kanina lang nagdasal ako na sana bigyan ako ng blessing ni Lord, pero bakit isang palaboy ang nakuha ko?" Pagsasalita pa nga ni Hazel, mag-isa habang nagmamaneho. Kinuha niya ang kanyang cellphone at saka niya tinawagan ang kanyang kaibigan. "Hello, bakla!" sigaw ni Hazel nang sagutin ang kaibigan ng kanyang tawag. "Kung makabakla ka naman, o ano ba yun?" tanong ng kabilang linya. "Huwag ka munang matutulog. Tulungan mo muna akong buhatin tong lalaki dito." Saad ni Hazel. Napakunot noon naman ang kaibigan sa kabilang linya. "Ha? May dala kang lalaki? Eh bakit natin bubuhatin? Lumpo ba yan o deads na?" Pabirong sagot naman ni Riz mula sa kabilang linya. "Hindi ko alam kung nabangga ko ba siya o ewan. Basta biglang na lang siyang natumba sa harapan ng kotse ko. Hindi na huminga, besh!" Sumbong ni Hazel sabay tingin sa lalaking wala pa rin malay na nasa front seat. "Naku besh, delikado yan ah. Sige, update mo ako kung malapit na kayo." Naghala lang tura ni Riz. "Sige besh." Pagkasabi ni Hazel ay pinatay na nga niyang linya. "Hindi naman ako ang dahilan ng paghihimatay mo, di ba? Hindi naman siguro kita nabangga." Tanong nga ni Hazel sa walang malay na katabi niya. Nang marating na nga ni Hazel ang kanyang rent house, agad niyang pinindot ang busina ng kotse para ipaalam kay Riz na dumating na siya. Agad namang binuksan ni Riz ang gate para makapasok ang kotse ni Hazel. Nang maipark ni Hazel ang kotse ng maayos, ay agad itong lumabas ang kotse matapos mahubad ang seatbelt. At si Riz naman ang sumalubong dito na nakapamewang pa. "Ano bang nangyari?" walang patumpik-tumpik na tanong ng kaibigan. "Mahabang storya. Tulungan mo na muna akong buhatin siya papasok ng bahay." Sagot ni Hazel at saka agad na naglakad patungo sa kabilang direksyon upang buksan ang pinto ng passenger seat. Nagulat naman si Riz nang makita ang lalaking tinutukoy nito. "Akala ko pa naman gwapo, taong lansangan pala." Pagtataray nga ni Riz at saka agad na iba ang kanyang ekspresyon mula sa excitement ay naging dismayado nga. "Tumigil ka nga? Alam mo, napaka-judgmental mo. Bakla ka. Sige na, tulungan mo na ako." Inis na sagot ni Hazel at saka tinarayan din si Riz. Kaya naman pinagtulungan nilang buhatin, papasok sa lobby ang lalaki. At dahil mataas ang lagnat nito, pinunasan ni Hazel ng maligamgam na tubig ang lalaki at saka niya pinatong
ang basang towel sa noon nito. Sana naman magising ka na. Nag-aalala kasi ako lalo pat nalaman kung baka ako ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Pagkasabi ay mariin niyang tinignan ang mukha ng lalaki. Bigla na lamang nagulat si Hazel nang bigla itong nagsalita ng ibang lingwahe. Mukin, paulit-ulit na sambit ng kanyang napulot na lalaki habang nag-aapoy ito sa init. Mukin? Pag-uulit nga ni Hazel at saka ito tinignan ng lalaki. Sino kaya yun? Bulong ni Hazel. Kinaumagahan ng magising si Nathaniel na nakahiga sa sofa habang may tawel ang kanyang noo. Bumalikwas ito sa pag-upo at saka inikot ang mata sa paligid. Where am I? Tanong nga ni Nathaniel sa sarili nang magising ito sa di pamilyar na lugar. Uy, good morning, gising ka na pala. Bati ni Hazel kay Nathaniel habang dala ang mainit na kape. Magkape ka muna. Dagdag ng dalaga at saka nito, inilapag sa mini table ang tasa. Sino ka? Nasaan ako? Nagtatakang tanong ni Nathaniel. Naupo si Hazel sa isang upuan at saka ngumiti. Kagabi kasi, habang nagmamaneho ako, bigla ka nalang natumba sa harap mismo ng kotse ko. So to make sure na ayos ka lang, dinala kita rito. Paliwanag nga ni Hazel. Ako nga pala si Hazel. Kung wala kang matutuluyan, pwede ka muna dito hanggang sa makaipon ka ng lakas. Huwag kang magalala, hindi kita sisingilin. Nagdag pa ng dalagita. Thank you. That's so sweet of you. Pagkasabi ni Nathaniel, ay biglang nagsitaasan ng balihibo ni Hazel. Wow, English yun ah. Reaction nga nito sa isip niya. Pwede akong magtrabaho dito bilang kapalit sa pagstay ko. Presenta ng lalaki. Naku, tamang-tama. Marunong ka namang maglinis siguro, diba? Kailangan ko kasi ng mga service dito sa rent house. Babayaran naman kita. Kaso hindi nga lang minimum ang bayad. Pwede kang maging boy muna dito kahit pansamantala lang. It's fine. Ngiting sagot ni Nathaniel sabay higop ng kape. Naging housekeeper si Nathaniel. Siya ang naglilinis ng mga kwarto pag may mga guest na nag-check out para maging available ulit. Hindi naman pinagsisihan ni Hazel ang kanyang desisyon sapagkat nakita din naman niyang nagpupursige ito. Habang nasa front desk si Reese at Hazel ay panay ang kanilang sulyap sa binatang nagwawalis ng mga dahon sa labas. Alam mo, Sel, ang laki ng naging tulong ni Niel nang dumating siya dito. Di tayo naging masyadong pagod. Tsaka ang sipag pa. Saad ni Riz habang nag-check ng mga arrival schedules nila. Oo nga eh. At tsaka Riz, pansin mo ba? Medyo ang weird kasi niya eh. Pulubi nga siya. Pero parang may class ang mga kilos niya at yung pananalita niya. Dagdag naman ni Hazel. Naku bakla, very true. Yung kung umupo siya, naka number 4 position, tapos ang klase niya humawak ng baso, parang kilos mayaman. Pagsang-ayon naman ni Reese, hindi kaya isa siyang businessman tapos nabankrupt kaya na mulubi? Opinion ni Reese. Kalukuhan, kung saan-saan mo pa talaga nililipad yung utak mo, no? Sagot naman ni Hazel. Nang biglang, good morning, bati ni Nathaniel. Nang makapasok na nga pala siya sa loob, ngumiti naman si Hazel at Reese bilang tugon sa kanya. Hapon ng parehong araw, nang may isang Chinese national ang nag-inquire sa kanila at panay ito sa pagsasalita ng Chinese. Ma'am, no to Chinese please, English only, saad ni Hazel. Ngunit patuloy pa rin ito sa pagsasalita. Ma'am, we understand where you are coming from, but English only ma'am, no Chinese. Sabat naman ni Riz sa pinakakalmadong tono. Ano ba naman tong guest na to? Sabing wag nang mag-cha-Chinese eh. Sabi ni Riz sabay siko kay Hazel. Anong gagawin natin? Sagot naman ni Hazel nang nakangiti pa rin sa harap ng guest. Ni Hao? Bati nga. Ni Nathaniel mula sa likod. Nagsalita ito ng Chinese at saka sila nagkaintindihan na dalawa. Nagkatitigan naman si Riz at Hazel sa sobrang mangha nilang dalawa. Wow, ibang klase. Saad ni Riz at saka nito nakapanlingo ng ulo. Hindi ako makapaniwala. Paano nangyari yun? Sagot naman ni Hazel. Sabi niya malapit daw dito yung location ng pagmimitingan niya.
She's asking to get a room for 3 days, with king-size na bed. Paliwanag ni Nathaniel. Yes, we have. Sabihin mo meron tayong available. Excited na sabi ni Hazel. Pumayag naman siya, kaya book mo na. Sagot ni Nathaniel. Matapos maibigay ni Hazel ang key card sa guest, ay sabay nilang hinatid ni Nathaniel ang guest. Si Nathaniel ang siyang nagbuhat ng bagahe at si Hazel naman ang siyang nagturo ng direksyon. Matapos maihatid ang kanilang naging guest, ay bigla na lamang napayakap si Hazel kay Niel. Salamat talaga sa iyo, ah. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi ka dumating. Sambit pa nga ng dalaga. Nagulat naman si Nathaniel sa ginawa ng dalaga ngunit napangiti rin ito at dahan-dahang inilapat ang kanyang kamay sa likod ng dalaga upang mayakap din. Walang anuman, sagot ni Nathaniel. Naku, sorry. Napayakap ako sa sobrang tuwa. Hindi man lang ako nagbigay ng abiso. Saad ni Hazel at saka kumawala at namumula nga ang pisngi. Ayos lang. Baba na ako. Maghahanda ako ng masarap na dinner. Pahabol pa nga na wika ni Hazel tsaka ngumiti. Tumakbo naman ito na parang batang excited na siyang naging dahilan ng pagngiti ng pinata. At dahil nagkaroon tayo ng guest, sa tulong ni Niel may premyo siya mula sa akin. Excited na iniabot ni Hazel ang isang sobre habang kumakain. Ano to? Tanong naman ni Niel. Bonus mo yan kasi naging mabait at masipag ka. Sagot ni Hazel tsaka ngumiti. Ay siya meron, paano naman ako? Hirit naman ni Riz. Asus, hayaan mo na, kailangan din ni Niel yan. Sagot naman ni Hazel, saka ngumiti kay Niel. Thank you, maraming salamat talaga. Sagot naman ng binata tsaka ngumiti. Kinaumagahan ay magang umalis si Nathaniel para bumili ng mga gamit. Ginamit niya ang isang nakapark na bike at saka umalis. Nataanan niya ang isang barbershop na maagang nagbukas. Kaya naman naisipan itong magpagupit. Masyado na rin kasing naging mahaba ang kanyang buhok. Masayang tinignan ni Nathaniel ang kanyang sarili sa salamin matapos niyang makita ang kanyang sariling naging mukhang tao ulit. Dumaan siya sa isang grocery store para bumili ng mga pangunahing gamit na magagamit niya sa pang-araw-araw. Nang makauwi ay maaga itong naligo at nag-shave ng kanyang bigote. Ang palaboy looks nito napalitan ng napakagwapong binata. Riz, nakita mo ba si Niel? May iutos sana ako sa kanya eh. Tanong ni Hazel sa kaibigan na nasa front desk na. Hindi ko nakita bakla eh, baka tulog pa. Sagot ni Riz. O siya, sige, pag nakita mo siyang bumaba, pakisabihan na hinahanap ko siya ha. Sagot naman ni Hazel. Tumango na nga lamang si Riz bilang sagot niya. Good morning! Bati bigla ni Niel na siyang pababa mula sa hagdan. Parehong napanganga sina Hazel at Riz sa nakita nila ng lingunin ang bumababa sa hagdan. Sino ka? Di ka man lang ata dumaan sa front desk. Usisa nga ni Riz. Hindi ka man lang nakapag-check-in. Dagdag pa nga nito. Ako to, si Nathaniel. Sagot ng lalaki. Ano? Sabay na nagulat si Riz at Hazel sa tinura nito. Imposible. Saad ni Riz na may kunot sa noo habang magkasalubong ang kilay. Magwawalis muna ako. Marami na kasing falling leaves na dapat kong linisin pagkasabi ay bigla na lamang itong dumiretso sa labas. Nagkatitigan naman ang magkaibigan. Pareho silang hindi makapaniwala. Kaya naman panay ang titig nila sa binata habang nagwawalis sa labas. Bakla! Ang gwapo ng lalaking napulot mo, te! Hirit ni Riz sabay yugyug niya sa balikat ni Hazel. Kahit ako hindi makapaniwalang ganyan pala siya kagwapo. Sagot naman ni Hazel. Ang gwapo niya talaga, walang halong eme. Dagdag pa nga ni Riz. Nung gabi din na yon, ay kinumpronta ng dalawa si Nathaniel matapos makapaghapunan. Ngayon nasa hot seat ka. Sasagutin mo ang mga tanong namin, gets mo? Panimula ni Riz. Tumango na nga lamang si Nathaniel na nagtataka. Bakit ka ba naging palaboy? Mukha ka namang disenteng tao. Unang tanong na ibinato ni Riz rito. Well, I'm a Chinese national. I was born in China and raised by my father alone. Hinahanap ko ang mama kong Pinay. Umalis siya nung 1 year old ako. And since nawala na ang tatay ko, gusto ko siyang mahanap. Pag-uumpisa ni Nathaniel sa kanyang kwento. Nung dumating ako dito sa Pilipinas, una kong tinungo yung address na alam kong bahay niya.
but that house seemed to be abandoned. Matagal na. Wala akong mapag-iistayan. Nagtry ako na mag-book ng hotel. At habang naghihintay ako ng transport ko, na-hold up ako. All my money was taken, with my passport and other important identification. Dagdag pa nga ng binata. Wow, kaya naman pala napaka-fluent mong mag-Chinese. Chinoy ka naman pala talaga. Napalingong tugon ni Riz. Paano ka naman namin matutulungan? Tanong naman ni Hazel this time. Kung sana hayaan mo pa ako mag-stay dito. I'll still continue working para hindi ako maging pabigat sa inyo habang inaayos kong buhay ko. Sagot naman ni Nathaniel. Walang problema yun. Hindi naman kita tinatabuhi eh, pero paano yung mga nawalang gamit sa'yo? Anong plano mo dun? Tanong ni Hazel. I'm praying to bump into these men again. Sagot ni Nathaniel sabay tingin na lamang sa kawalan. Huwag kang mag-alala. If may kailangan ka, andito lang kaming dalawa ni Riz. Sagot ni Hazel. I owe you guys. Tura ni Nathaniel. Matapos ang gabing yun, ay wala pa rin namang nagbago sa pakikitungo nila kay Nathaniel. Ang alam nila ay isa itong Chinese national, ngunit hindi nila alam kung sino talaga ang binatang kinupkop nila. Niel, tawag ni Riz sa nagwawalis na binata. Ano yun? Sagot naman ng lalaki at saka naman huminto sa kanyang ginagawa. Nakalive kasi ako isang linggo. May sakit kasi yung mama ko, kailangan kong umuwi. Ayos lang ba kung ikaw muna ang mag-front desk? Magaling ka naman sa communication eh. Paalam ni Riz. Walang problema. Sagot naman ni Nathaniel. Ikaw na rin bahala sa beshi ko ha. Huwag mo ahayaang paligiran ng mga lalaki yun, okay? Bilin pa nga ni Riz sa kanya. Tumango naman si Nathaniel at ngumiti. Thank you Nathaniel, alis na ako ha. Nakapagpaalam na rin naman ako kay Hazel. Dagdag pa nga ni Riz bago tuluyang umalis. Hinatid na lamang ni Nathaniel nang nakangiti si Riz hanggang sa makasakay ito ng taxi. Nang matapos niya ang kanyang ginagawa ay nagtungo na nga ito sa front desk. Good morning! Bati ni Hazel rito nang makita niyang nakatayo si Nathaniel sa front desk. Good morning! Sagot naman ng lalaki. Si Riz, umalis na ba? Tanong ni Hazel sa kanya. Kaalis lang. Nagkape ka na ba? Magtitimpla ako. Salamat. Mabilis na nagtungo sa kusina si Hazel upang magtimpla ng kape. O hetong sayo. Sabay lapag ni Hazel sa baso. Thank you. Sagot ng binata tsaka binigyan ng matamis ng ngiti si Hazel. Sorry sa abala ha. Ikaw patuloy ang naging front desk na isang linggo. Ayos lang yun. Hindi yun nabala. Sagot naman ni Nathaniel. Matanong ko lang. Ano bang naging buhay mo sa China? Kahit papaano maayos naman. Sagot ni Nathaniel. Kasi sabi mo, di ba, gusto mo makita ulit ang mama mo. Yung papa mo ba hindi masyadong naging mabait sa'yo? No, not at all. He's the best father I could have. He provides everything I need and wants in life. He's my friend, best friend, and my father. Nung nawala siya, I felt like something's missing. I need a mother's comfort. Tsaka ito na paluha. Sorry, hindi na dapat ako nagtanong. Parang ang judgmental ko tuloy sa part na yun. It's fine. Ngiting sagot ni Nathaniel kahit namumula ang mata. Baka gusto mo mapag-isa muna. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka ha. Pagkasabi ni Hazel ay agad na nga itong tumalikod at humakbang paalis. Hinabol naman siya ni Nathaniel at sa kinawakan ng kanyang braso. Hazel, sandali! Ha? Bakit? Nagulat din siya nang hawakan ni Nathaniel ang kanyang mga braso sa pinakaunang sandali. Hindi pa ako nakapagpasalamat ng maayos sa lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Sinabi yun ni Nathaniel habang tinitigan sa mata si Hazel. Naku, ayos lang yun. Maraming beses ka na kayang nag-thank you, kaya ayos na yun. Iting sagot ni Hazel. Baka gusto mong lumabas mamayang gabi, kasama ko. Sige pa, walang problema. Walang mali siyang sagot ni Hazel. Binitawan ni Nathaniel ang braso ng dalaga at saka ito tuluyang umalis. What kind of feeling is this? Biglang tanong ni Nathaniel sa sarili habang napahawak sa kanyang dibdib. Nang sumapit ng gabi, nagpresenta si Nathaniel na mag-drive para sa lakad nila. Ako nang magda-drive, I can manage. Presenta nga ng binata. Marunong ko rin pa ng mag-drive? Husha, sige. Agad namang binigay ni Hazel ang susi na sa nakabukang palad ni Nathaniel. Pinagbuksan niya ng kotse ang dalaga. Matapos yung pagbuksan ng pinto ang dalaga ay dumiretso naman agad ang binata sa driver's seat.
Siya nga pala, anong trabaho mo din sa China? Tanong ni Hazel habang nasa biyahe. Nagsusugal ako. Ano? Nagsusugal ka? Mabisyo ka pala? Sagot nga ni Hazel, kaya naman napatawa si Nathaniel. O napatawa ka dyan? Wala, natawa lang ako. Uminom ka rin? Tila curious na tanong nga ni Hazel. Yes, mabilis na sagot ni Nathaniel. Sugarol na umiinom pa? Naku, biggest turn off yun ha, bulalas ni Hazel. Biggest turn off mo pala. Hindi pala ako magiging pasado sa taste mo, sagot nga ni Nathaniel. Mukhang malabong ang makapasa ka, sagot naman ni Hazel. Bigla namang napalingon si Nathaniel sa kinuupa ni Hazel at saka ngumisi. Nang mapansin nga siya ng dalaga ay bigla na nga lamang sumimangot si Hazel. Oh, bakit sumimangot ka bigla? Tanong ni Nathaniel. Wala naman. Akala ko kasi medyo disente. Kang nila lang. May mga bisyo ka rin pala? Sagot ng dalaga. Ano bang gusto mong lalaki? Simple lang. Mabait. Kahit hindi mayaman, basta responsable. Hindi rin ako bumabasa sa itsura. Basta mahal ko at faithful sa akin. Mamahalin ko siya. Sagot ng dalaga. Do you think na may lalaki pang ganyan sa panahon ngayon? Tanong ng binata. Mahirap makahanap pero alam kong balang araw darating siya. Sagot nga ni Hazel. You will surely have someone that fits you perfectly. Sagot ni Nathaniel. And that someone should be me. Pulong ni Nathaniel at saka ngumisi. San ba kasi tayo pupunta? Tanong ni Hazel rito. Kakain tayo. Inipon ko yung mga sweldo mula sa'yo. Kaya it's my treat. Nagtungo si Nathaniel sa isang malapit na restaurant. Panay na lamang ang titig ni Hazel sa binata nang marating nila ang kainan. Sapagkat lumalabas talaga ang pagkanatural na pagiging maginoon ni Nathaniel. Binuksan ni Nathaniel ang pinto ng kotse tsaka sinalubong ng ngiti ang dalaga. Iniabot nga niya ang kanyang palad upang magsilbing alalay sa pagbaba ni Hazel. Salamat, wika ng dalaga. A pleasure, sagot naman ni Nathaniel at saka nginitian lamang ito. Pinagbuksan naman niya itong muli ng pinto hanggang sa makapasok ito sa loob at saka siya sumunod na naglakad. Siya din ang humila ng upuan upang makaupo ito. Napaka-gentleman mo naman, hirit ni Hazel na tila ba nanunukso rito. That's the attitude a man should possess, isn't it? Tanong pa nga ni Nathaniel. Hoy, marunong ka namang mag-Tagalog, mag-Tagalog ka na lang. Nagmumukha ka kasing mayaman pag nag-i-English. Mukha tuloy na ako yung chimay. Hindi sumugot si Nathaniel bagkus ay tumawa na nga lamang. Matanong ko lang, siguro galing ka sa mayamang pamilya. Mausisang tanong ni Hazel. Well, I can say, nakukuha ko naman yung mga basic needs ko in life. At the same time, I can get what I want to. Simple pero malaman. Nasagot naman mula kay Nathaniel. Napaka-desente mo kasing sumagot. Minsan tuloy feeling ko dapat formal din ako kung magsalita pag ikaw ang kaharap ko. Hindi naman kailangan. You're free to be yourself in front of me, of course. Sagot ni Niel at saka tinitigan si Hazel. Umorder ka na nga. Anong gusto mo? Dagdag pa nga ng binata. Ano pang masarap? First time ko kasing kumain dito eh. Ako din, first time ko. Che? Sabi naman ni Hazel at tinignan pa ng masama ang nakangising binata. Habang lumilipas ang araw, ay naging malapit nga sila sa isa't isa. Good morning! Bati ni Hazel nang makababa ito ng hagdan. Good morning! Sagot naman ni Nathaniel na siyang nakatayo sa front desk. Pwede mo ba akong tulungan ikabit yung mga kortina ang idineliver ko kahapon? Sure! Pagkasagot ito ay agad siyang sumunod sa dalaga. Agad na binuhat ni Nathaniel ang mga kortinang idineliver kahapon ng suki nilang laundry. Saan mo ito balak ilagay? Tanong ng binata sabay lapag ng mga malaking kortina. Dito sana sa bahaging to para mas attractive tignan. Mula kasi sa entrance ito agad ang makikita ng guests. Para naman magandang tignan. Sagot naman ni Hazel na siyang nakatingala sa mga bintana. Kinuha agad ni Hazel ang hagdanan para tanggalin ang mga lumang kortina. Habang abala ito sa pagkakabit ng buong kortina, si Nathaniel naman ang siyang nagkahawak ng hagdan upang hindi ito gumalaw.
Sa hindi inaasahan, nahulog ang isang pares ng tsinelas ni Hazel sa ikalawang palapag ng hagdan mula sa kanyang tinatapakan. Hawak ang malaking kurtina ay bagyan niyang inabot ang kanyang tsinelas. Ngunit imbes na maabot ito ay diretso siyang bumagsak sa mga bisig ni Nathaniel at natapakan ang kurtina ng buong katawan. Parehong napahiga sa sahigang dalawa. Nagsilbing una ng braso ni Nathaniel sa ulo ng dalaga. Pareho silang nagulat at nagkatitigan. "Ayos ka lang?" tanong ng binata. "Ayos lang ako," sagot naman ng dalaga. Akmang tatayo na nga sana si Hazel nang matapakan nga niya ang malambot ng kurtina na naging dahilan para madulas ito. Bumagsak ang kanyang buong katawan sa nakahigang binata at nagpang-abot pa ang kanilang mga labi. Parehong hindi makagalaw ang dalawa sa pagkakataong yun, parehong nanlaki ang kanilang mga mata. Ramdam nila ang pagbilis ng tibok ng kani-kanilang puso hanggang sa may naramdaman si Hazel na parang may mali, kaya agad itong tumayo. "Sorry, napaka-clumsy ko talaga," paghingi ni Hazel ng paumanhin. "Ayos lang, aksidente naman yun eh," sagot ni Nathaniel. Hindi makatingin ang binata sa mga mata ni Hazel dahil sa sobrang hiya. "I'll do it. I can handle it myself." Wika pa nga ng lalaki at saka niya kinuha ang kurtinang hawak nito. "Sorry talaga." "Not a big deal at all," sagot ni Niel at saka umakyat sa hagdan. "Ikaw naman kasi Hazel, ang syunga-syunga mo." Bulong nga ng dalaga sa sarili habang pinagmamasdan ang binatang nagkakabit ng kurtina mag-isa. Tanghali na nang tawagin niya ito matapos niyang maihanda ang tanghalian. "Nathaniel!" tawag niya rito. Lumingaw naman ang binata nang marinig niya ang pagtawag ni Hazel sa kanya. "Kumain na muna tayo. Wala naman tayong darating na guest." Dagdag pa nga niya tsaka ngumiti. Tumango naman ang binata tsaka ito nagtungo sa kusina. Kumain ang dalawa ng tahimik. Nakakabinging katahimikan. Naputol ang katahimikan na yon nang unang magsalita si Hazel. "Again, I'm sorry," sambit nga nito muli habang kumakain. "It's fine, okay lang yun," sagot naman ito. "Nagka-girlfriend ka na ba?" biglang tanong ni Hazel. Pagkarinig niya sa tanong na yon ay bigla siyang napahinto sa pagsubo ng pagkain. "Hindi pa, not even once." "Talaga? Hindi ka pa nagka-girlfriend? Siguro napakamapili mo, no?" "I guess. Pero hindi ko sigurado. Baka hindi lang talaga dumating yung babaeng para sa akin. Malay natin. Baka ngayon pa lang." Banat pa nga nito. At dagdag niya, "How about you?" Maikling sagot ni Nathaniel. "Oo, nagkaroon ako ng boyfriend. Nung college ako, crush ko kasi yung lalaking yun since high school. Kaya nung in-approach niya ako, na gusto niya ako, hindi na ako umindi." Kwento nga ni Hazel. "Then what happened? Bakit wala na kayo?" "Ginamit niya lang ako." Tinitigan nga siya ni Nathaniel nang marinig niya ang sagot ni Hazel sa kanya. "Gusto niya lang pala akong maging girlfriend para gumawa ng assignment at projects niya. Ang bobo ko, diba?" "Your tears don't deserve a man like him." "Huwag ka na umiyak. Huwag ka na malungkot. Ang sungit naman kaya siguro. Kahit gwapo ka, walang nagkakagusto sa'yo kasi may pagkamasungit ka din eh." "That's me." "Siya nga pala. Bukas mag-grocery ako ng mga daily supplies natin. Pwede ka bang sumama para tumulong?" tanong ni Hazel. "Sure," sagot naman ng lalaki. Kinabukasan maagang umalis ang dalawa. Sinatan niya lang nagmaneho at nagtungo sila sa supermarket. Siya na nga rin ang nagtulak ng cart habang si Hazel naman ang may hawak ng listahan. "Ang dami mo atang bibilhin," tanong ni Nathaniel. "Pang 1 week supply to. Si Riz kasi ang kasama kong nag-grocery before, ngayon wala siya. Kaya sana naman hindi abala sa'yo." Tas kili na sambit ng dalaga. Napangiti lang si Nathaniel. "Wala nang toyo?" "Meron. Hindi mo lang nakita, pandak ka kasi." Sagot ni Nathaniel at saka na nga niya kinuha ang toyo na hinahanap ng dalaga. "Ito ba?" "Mismo." Sagot nga ni Hazel tsaka lumiko nga sa kabilang side. Sumunod naman ang lalaki. Nang biglang, "Aray! Ayos ka lang?" tanong ni Nathaniel na nag-aalala. "Hazel, you're still the same. Wala ka pa rin class." Sambit ng babae na bumangga ng cart kay Hazel. Sexy at maganda ang babaeng nagsalita kaya tinitigan ito ni Nathaniel. "Baby, may problema ba?" tanong naman ng isang lalaki na kararating lang na may dalang mga noodles.
Just so happen I bump into your ex, baby. Wala pa rin pinagbago. Kapalit-palit pa rin. Panlalait nga ng babae. It's good to see you again. Wala ka pa rin pinagbago. Medyo losyang ka pa rin. Sambit ng lalaki. Tsaka ngumiti ito ng nakaka-insulto kay Hazel. Baobay. Tawag ni Nathaniel kay Hazel na ang ibig sabihin ay darling sa Chinese. Sabay na inakbayan niyang dalaga. Napailing na nga lamang si Hazel sa gulat. Nagulat siya sa biglaang inasal ni Nathaniel ng mga sandaling yon. Are you Hazel's ex-boyfriend? Tanong nga ni Nathaniel sa lalaking kaharap. Oo, ako nga. Ikaw ba ang bago niya? Siguro pinatulan mo lang din yan dahil magagamit mo. Tama ba? Sagot ng ex-boyfriend ng dalaga. Now I know how worthless you are. Sagot ni Nathaniel sabay ngiti sa ex-boyfriend ni Hazel na si Lloyd. Worthless? How can you say that to my boyfriend? Pakikialam ng girlfriend nito, tsaka niya tinaasan ng kilay si Nathaniel. I don't have much time to explain the word worthless to you, my dear. If you have that much time, search it for yourself. Matikas sa sagot ni Nathaniel at tsaka niya hinawakan ang kamay ni Hazel. Please excuse us. Dagdag pa nga ni Nathaniel at tsaka itinulak ang cart. Huy, ang kapal naman ang mukha mo para mang insulto sa boyfriend ko. Galit na tugon ang babae sabay hawak sa braso ni Nathaniel. Well, yung boyfriend mo rin naman kasi, kainsu-insulto talaga. Napakang gentleman. Matapang na sagot ni Nathaniel. Now, get your dirty hands out of me. Napipikang tura ng binata at saka niya tinignan ang masama ang babae. Habang nakalinya sila, sa counter ay ramdam ni Nathaniel na naiilang si Hazel sa kanya. Hey, masuyong sabi nga ni Nathaniel. Ano yon? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ang sarap pala sa feeling na may taong nag-i-stand up para sa'yo. Yung ipaglalaban ka. Huwag mo na masyadong isipin yon. Ayos lang yan. Sagot ni Nathaniel. Sheshe. Sagot ni Hazel. Nalabis namang ikinatuwa ng binata. You did the best choice letting that guy go. Hindi niya deserve ang kagaya mo. Payakap nga ako. Biglang saad ni Hazel na ikinailang nga ng binata. Sabay niyakap na nga siya ni Hazel. You're such a crying baby. Iling na sabi nga ni Nathaniel pagkatapos nga tumawa ng bahagya. Hindi na ako baby ah. I'm not referring to that. I mean, napakaiyakin mo. Natatawang sagot ni Nathaniel. Sila na ang nasa counter. Panay ang lagay ni Nathaniel ng mga pinamili nila. Ahiniel, huwag ka nga puro lagay. Unahin mo yung mga kailangan natin. Kailangan naman natin lahat ah. Yung mga mas kailangan. Go ahead. Sumimangot ng bahagya ang lalaki. Apat na bags lahat ang napagrosery nila. Stop doing that. Sabi nga bigla ng lalaki nang makita nga niyang umunguso si Hazel. Cause you are really cute. Effortless na. Tila banat nga nito na ikinapula naman ang pisngi ni Hazel. Naglakad na nga sila. Nang nasa sasakyan na nga sila, pinagbuksan pa nga siya ni Nathaniel. Alam mo, siguro dapat tigil-tigilan mo kung tratuhin ng ganito. Tugon ng dalaga habang nakatingin sa mga mata ng binata. Bakit? Nagtataka namang tanong ni Nathaniel sabay taas ng kilay. Kasi syempre, paano kung may in love ako dahil sa pinapakita mo sa akin? Tanong ng dalaga ng deretsahan. Nagkasalubong ang kilay ni Nathaniel, kaya padabog niyang isinara ang pinto ng kotse. Barumbado. Padabog din tuloy itong pumasok. Grabe ka naman, barumbado ka pala talaga. Tawang-tawa na wika ni Hazel. Tumawa na nga lamang si Nathaniel. Hindi ako pwedeng maging harsh sa'yo. Bakit naman? Sa ganda mong yan? You don't deserve to be treated harshly. You should be treated like a princess. Banat pa nga nito. Napangiti si Hazel. Prinsesa ka? Tawang-tawa na bulalas nga ni Nathaniel habang nagmamaneho. Pag ako talaga nakapunta sa Disneyland, feeling ko prinsesa na talaga ako. Sagot pa nga nito. Lumakas naman ang tawa ni Nathaniel at saka ginulo ang buhok ni Hazel. Pag nagkataon Disney princess ka noon. Naggulitan pa nga ng naggulitan ang dalawa. Samantala sa hotel na pagmamayari ni Hazel, maghahating gabi nang may isang lasing na lalaki ang biglang pumasok sa front desk kung saan naroon si Hazel.
Kasalukuyan namang nasa kusina si Nathaniel ng mga panahong yon para magtimpla ng kape. Pareho kasi silang nag-iisip ng bagong pakulo para mag-boom ang rent house nila. "Good evening, miss. May available room pa ba kayo for two?" Sigang tanong ng lalaki. "Yes, sir. We still have available. May kasama po ba kayo?" "Wala na. Nagbabaka sakali akong pwedeng ikaw ang isasama ko sa kwarto." Saad ng lalaki. At saka nito hinawakan ang palapulsuhan ni Hazel. "Sir, nasasaktan po ako." "Ay, Zeus, magpapakipot ka pa, miss. Eh, gusto mo rin naman. Sige na." Sambit nga ng lalaki na pilit pinipwersa si Hazel. "Nathaniel!" Natigil naman sa ginagawa si Nathaniel na pabalik nga sa front desk. "Hazel!" Agad niyang hinawakan ang dalawang balikat ng lalaki at itinulak sa pader. Pinakawalan niya ang dalawang magkasunod na suntok sa tiyanito at saka tinadyakan. Gumanti naman ang lalaki nang makatayo. Agad na itinulak si Nathaniel sa front desk para sana bawian, ngunit nauna siyang mapaliparan ng sipa sa panga. Pagkatumba pa nga nito ay pinatayo itong muli ni Nathaniel at sinuntok ng makailang ulit. "Tumawag ka ng pulis." Utos nga ng binata kay Hazel. "Ako ang magsasampa ng kaso dahil binugbog mo ko." "Eh, guess ako." Lakas loob pangalaturan ng lalaki. "May CCTV kami." Hamon naman ni Nathaniel. "Are you okay?" Tanong nga ni Nathaniel kay Hazel na halos hindi na nga makapagsalita. Niyakap na nga lamang niya ito para maibsan ng takot ng babae. Agad namang dinampot ng mga pulis ang lalaki matapos ipakita ni Nathaniel ang kuha ng CCTV footage. "Ayos na ang lahat. Shh, huwag ka nang mag-alala." Malambing panganaturan ni Nathaniel at hinalikan nga ang noo ni Hazel sabay haplos nito sa kanyang likod. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka." Napaiyak pa nga si Hazel. "Don't worry, hindi kita pababayaan, Hazel. I will protect you." Simula nang mangyari ang gabing yun, hindi man ipahalata ni Hazel ay biglang nag-iba ang kanyang naramdaman. Mas naging komportable nga siya kasama si Nathaniel. Masaya siyang gumigising sa tuwing naiisip niyang si Nathaniel ang una niyang makikita sa buong rent house. Biglang nakalimutan ni Hazel ang problemang financial nang dumating si Nathaniel. "Nathaniel, baka gabihin ako mamaya. Mag-iingat ka." Gumagabi na. Pasado alas 8, ngunit hindi pa rin ito bumabalik. Balisa at kinakabahan na nga si Nathaniel na nakadungaw sa gate, naghihintay sa pagbabalik ni Hazel. Baka sa mga mata ng binatang paghahalala, mas lalo pa nga itong nakaramdam ng pagkabahala. Nang biglang bumuhos ang napakalakas na ulan, hindi makapermi ang binata sa kinatatayuan, kaya pabalik-balik ito sa paglalakad. "Bakit ka ba kasi nag-bike? Asan ka na ba, Hazel?" "Nag-aalala na ako sa'yo." Bulong nito habang hindi mapakali. Maya-maya pa nakita na nga niya si Hazel na basang-basa sa ulan. Ipinaparada nito ang bisikleta. "Bakit ka sumuong sa ulan? Alam mo bang pwede kang magkasakit niyan?" Galit na wika ni Nathaniel. "Huwag kang mag-alala. Pinatila ko pa yung ulan, baka magabihan pa ako lalo. Isa pa, wala kang dapat ikabahala, nakauwi na ako." "Nag-aalala ka ba?" Tanong nga ni Hazel habang nakaramdam nga ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Habang nakatingin ng mata sa mata sa binata, hindi nang kasagot si Nathaniel na tila nahihiya. "I'm so worried." Sambit na nga lamang ito, tsaka mahigpit na niyakap ang dalaga. "Ayos lang ako, huwag ka nang mag-worry." Malambing na sagot ni Hazel, tsaka sinagot ang yakap ng binata. Pumasok na nga sila sa loob at tsaka siya nagtimpla ng mainit na kape at binigyan ng tuyong tuwalya si Hazel. Siya pa nga mismo ang nagtuyo ng buhok ni Hazel. Siya pang mas ikinatalo ng puso ng babae. "Thank you." Ngiting tugon na nga lamang niya. Kinaumagahan, nagpa siya si Nathaniel na siyang maghahanda ng almusal. Makailang ulit niyang tinawag ang dalaga pero hindi tumutugon. Minabuti na nga lamang niyang akyatin. Kumatok nga siya pero nang buksan niya ang pinto, "Papasok na ako." Paalam nga muna niya. Hinawakan niyang noon ang babae para tignan kung may lagnat ba at kumpirmado nga na may sakit siya. Dali-dali nga niya itong dinala ng pagkain at pinainom ng gamot. "Kumain ka muna para makainom ka na ng gamot." Tumango naman ang babae. Nasa tabi lang ni Hazel si Nathaniel ng mga oras na yon para maging alalay sa kanya habang may sakit siya. "Ito." Sabay subo ni Nathaniel ng lugaw sa dalaga. Halos mukhang maging baldado na nga ito dahil sa ginagawa ni Nathaniel na pag-aalaga sa kanya. "Kumain ka ng marami kahit wala ka pang gana, pilitin mo pa rin." Tumango naman ito sa kanya.
Pinainom nga niya ito ng gamot sa kanya pinunasan si Hazel at pinatong ang basang towel sa noon nito. Nathaniel. Medyo nangihina nga na sabi ni Hazel. Ano yun? Masuyong tanong naman ng lalaki. Paano ba sabihin yung I love you sa Chinese? Napailing si Nathaniel at ngumiti sabay na tinitigan ang dalaga. Waini. I love you too. Makulit na sagot ng dalaga. Alam kong yan ang plano mo. Ang baduy, may sakit ka na nga, nakuha mo pang magsabi ng ganyan. Take a rest. Sagot nga ni Nathaniel tsaka ngumiti. Pumasok nga si Nathaniel sa kanyang kwarto matapos makalabas ng silid ni Hazel. Napasandal siya sa pinto at napahawak sa dibdib na ang lakas nga ng kabog. Nagsulat nga ito ng isang Chinese love letter. The moment na nabasa mo na itong liham ko para sa'yo, marahil nasa Beijing na ako. Pulong ni Nathaniel sabay buntong hininga nito. Habang unti-unti nang umaayos ang kalagayan ni Nathaniel sa Pilipinas, labis naman ang pag-aalala ng kanyang tiyahin na si Shen na naiwan sa China. It's been 3 months. Nathaniel never contacted me since he arrived. I'm so worried about him. Sambit ni Shen sa kanyang asawa. I know God is good. Nothing will happen to Tan. Sagot naman ni Tim, ang asawa niya. What's the progress? Is there any news about him? Tanong ni Shen sa mga investigators. Our team still searching for Mr. Lee until now, madam. But we will continue looking after him. Sagot ng mga hired investigators. Please, we need to find him as soon as possible. He is the next CEO of Xiofer. Utos nga ni Shen. Nang maiwan nga si Shen mag-isa sa kanyang kwarto, kinuha nga niya ang photo album na puno ng mga childhood picture ng batang Nathaniel kasama ang pinsan nitong si Nigel na anak ni Shen. Nathaniel, please come back. We all miss you here. Your life is here in Beijing. Come back right now, my dear. Tumulo naman ang mga luha ni Shen ng mga sandaling yun. Si Shen ang nagsilbing ina ni Nathaniel sa loob ng napakahabang panahon. Natigil na lamang si Shen sa pagiyak nang may narinig siyang kumakatok sa kanyang pinto. Come in. Sagot nga ni Shen. Mukin. Sambit ng isang matangkad at gwapong lalaki. Nigel. Biglang nabuhayan si Shen nang makita ang nag-iisang anak nito. When did you arrive, my son? Just now, ma'am. Galing nga siyang Macau. Son, you need to find your cousin. Don't worry, ma'am. I'll make him come back. Sambit nga ni Nigel at saka niyakap ng mahigpit ang ina. Pumasok nga ito sa kanyang kwarto at saka nakita nga niya agad ang picture frame nila ng pinsan niya. At kinausap pa nga niya ang litrato at nangako nga ito na ibabalik niya si Nathaniel sa Beijing. Kaya naman inayos na nga niya ang mga kakailanganin para makalipad patungong Pilipinas. Siya naman ang makikipagsapalaran na hanapin si Nathaniel. May dala itong mga tauhan para mabilis ang paghahanap kay Tan. Nang makarating sa Pilipinas, ay nakahanda na nga ang lahat. Ang tutuluyan ni Nigel at lahat pati ang mga transportation nito nakahanda na rin. Sinundo ito ng isang magarang kotse. Habang nasa biyahe ito, mabilis niyang napansin ang relong suot ng isang lalaki na naglalakad sa may kalsada. Stop the car! Utos nga ni Nigel. Yes, sir. Excuse me. Tawag nga ni Nigel sa lalaking nalagpasan nila. Yes? Sagot ng lalaki tsaka tumingin kay Nigel. Naglakad palapit ang binata at tinignan ang relo. Limited edition ang relong yun na sinadya lamang ipagawa. 2 stocks lang ang meron noon. Nasa kanyang isa at binili niya ang isa pa para kay Nathaniel. Pinalagnyan niya din ng pangalan ni Nathaniel ang relong yun, kaya mabilis si itong napuna. Biglang, hinawakan ni Nigel ang kamay ng lalaki tinignan. Where is the owner of this watch? Tanong pa nga nito. Ano ba? Huwag mo akong iinglisin? Sabi naman ng sigang lalaki. Tinanggal ni Nigel ang relo mula sa kamay nito, tsaka tinignan ang nakaukit na pangalan. May pangalan ito ni Nathaniel. Where is Tan? Tanong nga ni Nigel. Sino ba si Tan? Tanong ng lalaki. Sumenya si Nigel sa kanyang mga tauhan, kaya sapilitan na nga nilang isinakay ang lalaki sa kotse. Matipuno namang naglakad pabalik sa loob ng sasakyan ng binata. Bulong nga ni Nigel
na sana nasa maayos na kalagayan lang si Tan. Nang marating na nga niya ang kanyang hotel, agad namang tinanong muli ni Nigel kung nasaan na nga yung lalaking may suot ng relong pagmamay-ari ni Nathaniel. Sa'yo ba talaga to? Yun ang tanong ni Nigel. Binenta sa akin yan ng isang kaibigan ko. Sagot lang ng lalaki. Tinanong pa nga ni Nigel kung saan nga matatagpuan ang lalaking nagbenta. Agad naman itong kumilos at pinatuntun ang tinutuluyan ng lalaking sinabi na nagbenta di umano ng relo. Nasa isang abandonadong train road ang hinaroroonan nito. Huy Albert, tawag ng lalaki sa lalaking dat na nila. Siya sir, siya yung nagbenta sa akin. Sino ka? Tanong naman ng sigang lalaki. Naglakad papalapit si Nigel sa mga tambay doon. Nakita niya ang bag ni Nathaniel sa mismong loob ng bahay nila. Wala kung ano-ano ay binigyan ng malakas na suntok ni Nigel ang lalaking si Albert. Sira ulo ka! Sagot naman ito. At tinadyakan nga ni Nigel muli. Nang matumba ito ay agad niya itong kinwelyohan. Huy, magdahan-dahan ka sa binabangga mo tol, ah. Nasa teritoryo ka namin. Pagbabanta pa nga ng isa. At sinabi naman ni Nigel na huwag siyang tatakutin dahil mas grabe pa ang kaya niya gawin. Pagkatapos nga niyang pabagsakin ng lalaki, kinuha niya ang bag ni Nathaniel tsaka tinignan ang laman nito. Nasa loob ang passport, ID tsaka wallet ni Nathaniel. Let's go! Sabi nga ni Nigel at tsaka tinadyakang muli ang dibdib ng magnanakaw. Iniwan na nga rin nila doon ang lalaking kanina lang ay nagsilbi nilang pain. Nasa biyahe na nga sila pabalik ng hotel. Sir, tawag ng driver. Tumingin si Nigel at sinabi nga ng driver na baka dun lang nag-i-stay malapit doon si Nathaniel. Ibinaling lamang sa bintana ni Nigel ang kanyang mga mata habang nasa malayong tingin. Kaya't hindi niya napansin na si Nathaniel na ang nakasalubong niyang nagbibisikleta. Mabilis itong nagpedal pabalik ng rent house. Ito na yung mga iniutos mo. Saad nga ng binata tsaka iniabot ang isang plastic na nilagyan ng mga binili nito. Maasahan ka talaga, sagot ni Hazel. Ngumiti na nga lamang si Nathaniel at tsaka umakyat sa taas. Kinagabihan, matapos maghapunan ay nagpaalam nga si Reese na magna-night out kasama ang mga sizes nitong mga bakla din. Alis na ako bakla ah, paalam nga nito at tumango na nga lamang binata. Ikaw ba kung gusto mong matulog? Tanong ni Hazel rito. Hindi pa ako inaantok, sagot ni Nathaniel. Eh, gusto mo bang tumambay muna dun sa may garden? Tanong naman ni Hazel. Sure, after you. Alam mo noong gabing nakita kita, nagdasal ako noon na sana bigyan ako ni Lord ng isang blessing. Panimulang kwento ni Hazel. Tapos ikaw yung nakita ako. Ikaw kaya yung blessing na yun? Tanong pa nga niya. Alam mo, feeling ko ikaw yun. Biglang banat ni Hazel. Napangiti si Nathaniel. I'm happy kasi blessing ang trato mo sa akin at hindi pa bigat. You're such a blessing in disguise. Dagdag na tura naman ni Hazel. Nang gabi rin yun, nasa isang bar si Nigel at umiinom. Parehong bar kung nasaan gumala si Reese. Ganito Reese, nakikita mo ba yung gwapong lalaki na nakaupo dun sa bar counter? Tanong ng isa sa mga kaibigan. Bakit? Diskartahan mo na! Saad ng kaibigan ni Reese sa kanya. Kaya naman matapos mainom ni Reese ang isang baso, agad nga siyang nagpunta sa gwapong lalaki. Hey! Bungat nga nito. Tumingin naman si Nigel rito. What can I do for you? Tanong nga ng lalaki. Can I join you? Go ahead. Sagot naman ni Nigel. I'm Reese. Pakilala ng babae. Nigel. Can I get your number? Diretsahang sagot ni Reese. You're drunk. Nahangising sabi naman ng lalaki. I'm drunk, but I wanna get to know you more. I'm not interested. Striktong sabi ni Nigel. Wait! What a day! Napakamot na nga lamang si Nigel sa kanyang ulo. Binuhat na nga lamang niya si Reese papasok ng kotse dahil natumba nga ito mismo sa dibdib ni Nigel. Nang maipasok na nga niya ito sa loob ng kotse, ay agad niya itong ginising. Tinanong nga nito kung saan nakatira si Reese. Pero hindi ito sumasagot kaya kinuha nga ni Nigel ang wallet ni Reese para tignan ang address. Heaven sent? Anong klaseng address yun? Yun ang nasa isip ni Nigel. Hinatid naman na ng lalaki si Reese. Sinundan niya na nga lamang
ang mapa na nagtuturo ng direksyon. Nakita niya naman agad ang Heaven Sent Rent House. Bumaba ito ng kotse para mag-doorbell. Si Hazel naman ang nagbukas ng gate. "Hi, good evening. Are you a guest?" tanong ni Hazel dito. "No, I'm not." Binuksan nga ni Nigel ang passenger seat tsaka niluwa nga noon ang kanyang kaibigan. "Reese! Hala, nangyari sa'yo?" gulat na sambit ni Hazel. "That's my friend." "Wait," sabi ni Hazel. Pabalik na nga rin ng driver's seat si Nigel pero bigla itong napatigil sa paghakbang. "Nathaniel," tawag ni Hazel rito. Napatanong naman si Nathaniel lang bakit. "Tulungan mo akong buhatin si Reese." Tumango naman ito. "Tan!" Biglang sigaw ni Nigel. "Nigel?" Gulat na tura ni Nathaniel. Pinagtulungan nilang buhatin papasok si Reese. Inimbitahan naman ni Hazel si Nigel na pumasok. Dahil sa inaakala niyang kaibigan ito ni Nathaniel. Sinabi nga ni Nigel na matagal na nga nilang hinahanap si Nathaniel at bakit hindi man lang ito kumontak sa kanila. "Listen, Nigel, it's not what you think." At sinabi nga ni Nathaniel na may nangyari nga na wala sa kanyang plano. Sinabi din ni Nigel na nag-aalala ang kanyang ina na si Shen at tinawagan nga nila si Shen. "Hello, ma'am?" Sinabi na nga nila agad na nakita na nga si Nathaniel at inabot nga ni Nigel sa pinsan ang telepono. "Aunt Shen, Tan, come back here. I miss you so much," sabi nga ng tiyahin ni Nathaniel sa kanya. Napatingin na nga lamang si Nathaniel kay Nigel na tila may lungkot sa mga mata. Tsaka niya binalingan ang tingin si Hazel. Matapos ang usapan, ay kinumbinsin ni Nigel si Nathan na bumalik na nga ng Beijing. At kailangan nga sila ng kanilang kumpanya. Sinabi naman ni Nathaniel na alam niya yon pero kailangan nga niya ng personal identification niya. At sinabi ni Nigel na nahanap na nga niya ito mula sa mga magnanakaw. Nang biglang sinabi na nga ni Nathaniel na may problema siya. Nang itanong ni Nigel kung ano yon, "I'm slowly falling in love with Hazel." Sagot ni Nathaniel tsaka tumingin ito sa direksyon ng dalaga. "Bro, long distance relationship will never work between you and her," sabi ni Nigel. "Give me at least a week." Pakiusap na nga lamang ni Tan sa pinsan. At sinabi naman ni Nigel na bibigyan nga nila ito ng oras. Kinabukasan, maagang nag-almusal sila Hazel. "Ang sakit ng ulo ko." "Yan, lalasing-lasing ka kasi." "Oh, bakit parang malungkot ka dyan? May problema ka ba?" Pagpuna ni Reese kay Nathaniel. "Ayos lang ako," sagot ng binata. "Mukhang matamlay ka ata. May problema ba?" "Huwag kang mahihiyang magsabi," saad naman ni Hazel. Napatitig lang naman ang lalaki kay Hazel. "Can I talk to you privately?" Tanong nga nito. "Oo naman, mukhang seryoso ata yan ah. Baka uutang or mag-a-advance, be." Biro naman ni Reese. "O siya, lalabas muna kami." "May problema ba?" Tanong na nga ni Hazel nang makalabas sila. "Uutang ako sa iyo ng malaking halaga. Papautangin mo ba ako?" Biglang tanong ni Nathan. "Ano? Magkano ba?" "At least 50,000. "Ayos lang, sige." Biglaan na lamang itinulak ni Nathaniel ang mukha ng dalagat mariin niyang hinalikan ang mga labi nito. Nagulat nga si Hazel. Pagkabitaw nga ng lalaki sa labi niya, napahawak na nga lamang si Hazel sa kanyang labi. "Bakit mo ginawa yun?" "I actually found a notice letter from your bank. Malapit nang magsara ang rent house. Tapos sasabihin mong pumapayag ka pang pautangin ako? Ganun ba talaga ako kahalaga sa'yo kesa sa rent house na to?" Natahimik tuloy si Hazel. "Mahal mo ba ako?" tanong ni Nathaniel. Hindi sumugot si Hazel bagkus ay napaiyak na lamang. "Tatanungin ulit kita, mahal mo ba ako?" Pag-uulit ni Nathaniel. "Oo, Nathaniel, mahal kita." Diretsa ang sagot na nga ni Hazel. "Binigyan lang ako ng isang linggo ng pinsan ko. At nakapag-desisyon na ako. Kailangan ko munang bumalik ng Beijing." Napakunot noo si Hazel. "Alis ka na?" "Oo, Hazel. Babalik na ako ng Beijing. I'm sorry. If I can't love you back, I don't have any feelings towards you. Pero
Sobrang thankful ako sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. All I can say is thank you. Matapang na sambit ni Nathaniel. Pero, meron ka pa namang isang linggo, diba? Halos naiiyak na nga, natanong ni Hazel. Gusto ko nang magpaalam, dahil ngayon mismo aalis na ako. Tumayo na nga si Nathaniel tsaka umakyat pa nga sa kwarto niya upang mag-impake. At dahil mag-isa na lang ito ay hindi niya napigilan ang maluha mula sa kanyang mga mata. Dahil hindi niya ginustong gawin yun. Ginawa niya lang yun para hindi mahirapan si Hazel. Bulong na nga lamang niya na sana nagawa niya ang tamang desisyon. Pero sa puso niya, alam niya na hindi yun ang gusto niya. I hope I made the best choice. Ang alam niya yun ang pinakamadaling na dapat gawin. Tumiretso agad si Nathaniel sa hotel na tinutuluyan ng pinsan. Akala ko ba kailangan mo na isang linggo? Sambit nga nito at sinabi na nga lamang ni Nathaniel na hindi niya kailangang mag-decide ng ganun katagal. At ibook na nga raw ang flight. Tumango na nga lamang si Nigel pero nakita nga niya ang lungkot sa mukha ni Nathaniel. At sa wakas, after a long, long flight, nakabalik na nga sila ng China. Mahigpit na yakap ang sumalubong sa pagbabalik ni Tan mula sa Pilipinas. I'm ready to take place. My position, Aunt Shen. Sagot nga ni Nathaniel. Handa na raw siyang maging CEO ng kumpanya. At bumalik na nga ito ng Macau para asikasuhin na nga ang naiwang business. Nang makabalik, ay agad yung inasikaso ang pagde-design ng mga bagong features ng kanilang products. Higit pa doon tinawagan nga niya ang bangko na nagbigay ng notice kay Hazel at binayaran nga ang pagkakautang ng rent house at iba pang utang ni Hazel. Hindi niya may pagkakailang. Talagang kailangan na kailangan niya na alagaan si Hazel dahil yun ang gustong gawin ng puso niya. Tumakbo nga si Reese papasok sa rent house para hanapin si Hazel. Bakla! Napakunot noo si Hazel. Ano yun? Ang ingay mo naman eh. Anong problema? Tignan mo may letter. Mula na naman sa bangko. Naku, saan naniningil na naman? Nagkatitigan ulit sila. Siguro kailangan ko na talagang isara tong rent house. Magmula nga nang umalis si Tan, tila nawalan nga ng gana si Hazel na mas ipagpatuloy nga ang kanyang negosyo. Nawalan na siya ng dahilan para lumaban, para ilaban ang negosyo niya na matagal nga niyang inalagaan. Umupo siya, tsaka niya binuksan ang letter. At binasa ito. The unpaid balance has been fully paid by Mr. Nathaniel Lee. Nanlaki ang mata ni Hazel sa nabasa niya. Oh, bakit? Takang tanong ni Riz. Pinayaran ni Nathaniel ang balance sa bangko. Legit! Sambit ni Hazel. Talaga? Mayaman siya? Ganun siya kayaman? Gulat na tanong ni Riz. I-search mo nga, Nathaniel Lee. Utos naman ni Hazel. Agad nilang sinerch ang pangalang yon at Shofar Brand ang lumabas. It is the famous brand and manufacturer all over Asia and America. Produces high quality technology and innovating new features. Founded by the former CEO Fang Li and now remains legacy. This is now founded by the new CEO of the company, one and only son of the former founder, Nathaniel Lee. Manghang-mangha ang dalawa sa kanilang nabasa online. Kalakip ng chauffeur ay naroon din ang litrato ni Nathaniel. Ibig sabihin siya ang CEO. Yun ang nalaman ni Larisse at Hazel. Ang yaman niya, bakla! Hindi ako makapaniwala. Saad ni Hazel. Hindi ko man nakuha yung puso niya. Sinagot naman ni Lord yung dasal ko. Blessing talaga siya. Saad ni Hazel. Napangiti siya ng mapait. Nasasaktan siya but at the same time masaya. Para nga kay Nathaniel. At para rin sa kanya. Nabayad na nga ang pagkakautang nila. At maipagpapatuloy na nga niya ang kanilang rent house. Kahit papaano, mahalaga din naman ito sa kanya. Mga dating alaala at alaala nila ni Nathaniel. Hoy, Bax,
Nakamove on ka na ba sa kanya? Tanong ng kaibigan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung darating pa ba yung araw na magkikita kami. Girl, huwag ka nang umasa. Parang sobrang labo eh. Hindi ako naniniwala hindi niya ako mahal. Mahal niya ako. Taliwas yun sa sinabi niya nung gabing yun. Alam kong hindi siya nagsasabi ng totoo. Sinabi niya yun para hindi ako masyadong masaktan at mahirapan. Ay, ang tapang ni girl. Iba talaga yung paniniwalaan. Ay nako, ikaw bahala kung yan talaga ang gusto mo. Susuportahan kita. Sabi nga ni Reese sabay yakap sa kaibigang si Hazel. Mabilis na lumipas ang panahon. Makalipas ang isang taon, nag-expand ang rent house ni Hazel at naging sikat ito sa mga dayuhan. Naging mas successful naman ang kumpanya sa pamamalakad ni Nathaniel. Para mag-celebrate ng kanilang achievements, ay nagpunta sa Hong Kong si Reese at Hazel para makita ang Disneyland. Taliwas naman sa kanyang kaalaman, may gambling tournament si Nathaniel sa parehong bansa kasama ang pinsan nitong si Nigel. Blue Tiger, it seems like you keep on losing the rounds. I guess your luck is really down this time. Saad ng kalaban ni Nathaniel. I don't believe in luck, Mr. Sheen. Gambling is about fun, isn't it? Matapang na sagot naman ni Nathaniel. I can feel my victory this time. 10 million. Bet ng kalaban ni Nathaniel, 10 million. Ngumiti na nga lamang si Nathaniel. Wow, that's huge. Then I guess this round is the start of the real game. 15 million. Matapang na sambit naman ni Nathaniel at saka niya inihagis ang kanyang chips. You're really a fighter, Blue Tiger. But the essence of a real gambler is to have fun, isn't it? Taas kilay na saad nga ng kanyang kalaban. I'm having fun right now, Mr. Sheen. Sagot ni Nathaniel. 25 million. Bet naman ni Mr. Sheen. 100 million. Tugon ulit ni Nathaniel sabay hagis ng chips. Tan, maybe you're too hard in betting, question ni Nigel. Sinabi naman ni Nathaniel na alam niya ang kanyang ginagawa. Tumangulang naman si Nigel. Naglaro na nga sila. All in. 200 million, sabi ng kalaban. Mariin na tinitigan nga ni Nathaniel ang mga mata ni Mr. Sheen. Sa kanya sinilip ang kanyang mga baraha. There is only 1% that you will be getting. A special kings. I'm winning this round again. Special 4 queens ang baraha ni Mr. Sheen. At dapat si Nathaniel may 4 kings at least. Para nga manalo siya sa round nito. Pinakitaan na nga siya ng card. I'll show it, sagot naman ni Nathaniel. Ipinakita ni Nathaniel ang kanyang hawak na baraha. At ang huli niyang baraha ay king. Nakompleto nga niya ang kings. You're really a good player, sabi nga ng kalaban. Nag-enjoy naman ang dalawa. Natapos na nga ang tournament at nanalo sila. Matapos nga yun, naglakad-lakad si Nigel at Nathaniel sa Disneyland. It's been a long time nang magpunta nga sila doon. Naalala pa nga nila nung nasa high school nga sila at dito naglalaro. I miss the old days. Sagot pa nga ni Nathaniel. In those old days, are you still missing her? Tanong nga ni Nigel dahil alam niyang namimiss nga ni Nathaniel ang walang iba kundi si Hazel. Magmula nga nang umalis si Nathaniel ng Pilipinas, wala na nga siyang ibang ginawa kundi isubsob ang sarili sa trabaho at never tumingin sa kahit na sinong babae kahit marami namang nagkakagusto sa kanya. Nagtatakang tanong ni Tan. Si Hazel. She's part of those memories. Sagot na nga lamang ni Nathaniel. Nathaniel! Malakas na pagtawag ang narinig ng lalaki na siyang umalingaw-ngaw sa buong Disneyland. Sino yun? Nagkibit-balikat naman sa Nigel at saka nila hinanap ang babaeng tumatawag kay Tan. Nathaniel! Tawag ni Hazel. Tsaka ito tumakbo para yakapin si Nathaniel. Hazel? Nagtatakang tanong ni Nathaniel nang bigla siyang niyakap ni Hazel sa harap ng napakaraming tao. Ikaw ah! CEO ka pala, di mo sinasabi. Umalis ka nalang bigla ng walang proper explanation. Sambit nga ni Reese. Hala! It's you! Dagdag pa nga ni Reese
sabay turo kay Nigel. Who are you? Tanong naman ng pinsan ni Tan. I'm the one in the club, sagot ni Reese. Can I get your number? You remember? Dagdag pa nga nito. Yeah, I think so, sagot ni Nigel. Hindi ka galit sa akin? Tanong ni Nathaniel kay Hazel. Siguro akala mo na hurt ako dun sa sinabi mong hindi mo ko kayang mahalin, no? Hindi mo ko kayang mahalin pabalik. Hindi naman kita mahal. Pero nagpapasalamat ako sa'yo dahil binayaran mo yung utang ko sa bangko. Napakunot noo nga si Nathaniel. Hindi mo ako mahal? Hindi, no. Sabi ko naman kasi sa'yo, hindi kita type. Ayoko ng sugarol at ayoko ng lalaking umiinom. Bulalas nga ni Hazel. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan nang umalis ako that day? Tapos, hindi mo pala ako mahal? Sad ni Nathaniel. Sus! Tingnan mo nga, affected ka. Love mo naman pala ako eh. Bakit sinabi mong hindi mo ako mahal? Tatawa-tawa na sagot ni Hazel. Agad niya namang hinawakan ng necktie ng lalaki tsaka hinila para mahalikan ang labi nito. Hinalikan naman siya ni Nathaniel pabalik kaya napahawak ito sa bewang ng dalaga. I really hate scenes like this. Pagsusungit nga ni Nigel. Subukan mo kaya yan sa akin? Sabi naman ni Reese. Please don't even try. Striktong bitaw ni Nigel. Nagulat naman ito nang bigla siyang nakawan ng halik sa labi ni Reese. Bakit mo yung ginawa? Yun nga ang tanong ni Nigel sa Ingles. So this time, I'll ask your permission. Can I kiss you? Pangungulit pa nga ni Reese. No! Galit na sagot ni Nigel. Saka ulit siya hinalikan ni Reese. Crush na crush niya kasi si Nigel simula pa nung nasa bar sila. So satisfying to kiss you. Saad pa nga ni Reese. At nakangiti nga ito ng nakakaloka. Nagsalubong ang kilay ni Nigel sa sobrang galit. Nang kumawala si na Nathaniel at Hazel sa kanilang paghahalikan, nagyaya na nga si Reese na umalis dahil di umano nahalikan na nga nila ang mga lalaking gusto nila. Haya naman nilang, sila ang habulin ng mga to. Let's go, girl! Sambit ni Reese, tsaka hinawakan ng kamay ni Hazel para umalis na. Hindi pa man nakakahakbang si Reese ay agad na pinigilan na nga ni Nigel ito. Yun ba ang tinatawag mong halik? Sambit pa nga nito. Hinawakan ni Nigel ang pisngi ni Reese sa kahimuling hinalikan. Nanlaki ang mata ni Reese. Kahit sila Hazel at Nathaniel, nagulat din. Bulong pa nga ng dalawa, dapat moment nila yon pero nakikisali si Reese at Nigel. Hay naku, ginusto mo yan, girl. Bulong na nga lamang ni Hazel. Bakla, hindi ako makagalo sa ginawa niyang yun ah. Makulit na bulalas ni Reese. Let's go now. Tsaka nauna na ngang naglakad si Nigel. Magkikita ba tayo ulit? Tanong ni Hazel. Who knows? Sagot naman ni Nathaniel. Ilang araw na nga rin na malagi si Reese at Hazel sa Hong Kong. Kaya naman malungkot ito dahil uuwi na nga sila ng Pilipinas. Reese, mukha lang akong okay kanina pero mahal na mahal ko si Nathaniel. Namimiss ko pa rin siya. Makalipas ang isang taon, siya pa rin ang gusto ko. Pero mukhang ayaw talaga ng tadhana. Huwi, tahan na. Kung kayo talaga, magiging kayo sa huli. Saad ni Reese. Uuwi na tayo ng Pinas? May chance pa kaya na magkita kami ulit? Hindi natin alam yan. Sagot ni Reese. Hanggang ngayon nga eh, di ako makapaniwala sa ginawa nung pinsan niyang pogi. Hirit pa nga ng kaibigan. Pero matanong ko lang, bakit ba mahal na mahal mo siya? Hindi naman niya sinabing mahal ka niya. Dagdag na usisa ng kaibigan ni Hazel. Nung araw na umalis siya, akong naglinis ang kwarto niya. Ngiting tugon ni Hazel. Oh, bakit ka nakangiti? Tanong ng kaibigan. May nakita akong love letter sa drawer. Alam kong iniwan niya yon para sa akin. Kaso, hindi ko naintindihan ni kaya hindi ko nabinasa. Dagdag ni Hazel. Pero habang tumatagal at namimiss ko siya, minabuti kong ipatranslate yon dahil gusto kong malaman ang nakasulat. Eh anong nakasulat? Curious na tanong ni Reese. Ito ang translation. Sabay abot ni Hazel ng sobre kay Reese. Nasa loob ng sobre ang orihinal na sulat ni Nathaniel at saka ang translation nito. Dear Hazel, sa oras na mabasa mo ang liham na to, ibig sabihin,
Curious ka kung anong meron. Isinulat ko to para ipagtapat ang pagmamahal ko. Baka kasi pagdating ng panahon, pag kailangan ko nang pumili at magdesisyon ibang mabigkas ang aking bibig, baka masaktan kita. At pag nangyari yon, gusto kong malaman mo na nasa malayo man ako at makabalik sa bansang kinalakihan ko, ay gagawa ako ng paraan para makabalik ulit sa'yo. Baka matagalan ako bago makabalik, pero iiwan ko sa'yo ang puso ko, kaya ingatan mo ko. Mahal na mahal kita, Hazel. Nagmamahal na Taniel. Malakas na binasa ni Riz ang liham na siya namang nagpakilig sa kanya. Girl, malaking sana all para sa'yo. Sa'yo na ang corona. Baka ma-record ka na sa Guinness Book of Record ha, bilang babae na may pinakamahabang buhok. Biro naman ang kaibigan ni Hazel na si Riz. Sagot naman ni Hazel pagkatapos ngumiti. Yun, kaya patuloy ko pa rin siyang mamahalin. Patuloy pa rin ako maghihintay. Go girl, ipaglaban niyo yan. Wika ni Riz sa kaniyakap ng mahigpit ang kaibigan. Kinaumagahan sa airport nang mag-check-in ang magkaibigan, hindi pala magkatabi ang kanilang seats. Naku, pareho tayong window seat. Buti na lang. Saad ni Riz. Excuse me? Is the seat in 13B or 12B still available? Tanong ni Hazel. Sorry ma'am, all seats are occupied. Sabi naman ng crew. Shishi, sagot na nga lamang ni Hazel. Habang nagbo-board na nga para makasakay, ang mga pasahero, hinanap na nga nila ang kanilang mga upuan. Nasa 12A si Riz, nasa 13A naman si Hazel. Ayos ka lang dyan, girl? Tanong ni Riz. Yes, ayos lang naman. Nang biglang, is the seat already taken? Tanong ng lalaki na naka-bull cap and shades. No, simpleng sagot lang ni Hazel. Sa hindi inaasang pagkakataon, ay si Nigel at Nathaniel pala ang katabi ng dalawa. Nathaniel? Gulat, natanong ni Hazel. We see each other again. Saad ni Nathaniel. I hate you. Tugon ng dalaga rito. Hinawakan ni Nathaniel ang mga kamay ni Hazel nang makaupo ito. Sabi ng mga Pinoy madali daw masira ang mga made in China. Sambit ni Nathaniel. Pero yung pagmamahal ko, made in China din. Pero pang long lasting. Dagdag na banat ng binata. Waini, Baobay. Sabi nga ni Nathaniel, I love you too, darling. Nakangiting sagot naman ni Hazel, tsaka sumandal sa balikat ng binata. Baobay, sambit ni Riz kay Nigel at sa kanya ipinulupot ang mga kamay niya sa braso nito. Stop calling me, Baobay. I'm not your darling. Striktong sagot naman ni Nigel. Pero si Riz makulit pa rin. It's okay. I will be your Baobay soon. Saad naman ito. Hindi na nga lamang nag-react pa si Nigel. Hinayaan na nga lamang din si Riz sa ganoong posisyon. Naipatong na nga lamang ni Riz ang ulo niya at nakaidlip sa balikat ni Nigel. Sa ganoong posisyon din si Hazel sa bisig na ngayon ay nobyo na niya. Sabay na bumalik ng Pinas ang apat. Kasama ni Hazel at Riz na bumalik sina Nathaniel at Nigel. Tumira bilang guest sila Nigel at Nathaniel sa rent house ni Hazel. Ang laki ng pinagbago, saad ni Nathaniel. Pero yung feelings ko never nagbago. Banat ni Hazel tsaka iniabot ang keycard sa mga palad ni Nathaniel. Here's your keycard, saad ni Riz sabay abot naman ito kay Nigel. Inirapan lamang siya ng binata. Mapangasar ka talaga. Wika ng kaibigan tsaka niya ito si Nico. Girl, ang swerte mo kay Nathaniel kayo na ba? Tumango nang masaya si Hazel tsaka ngumiti. Ano ba to? Ang alin? May nilagay kasi si Nathaniel sa bulsa ko eh. Kanina patuloy bumubukol dito. Sagot ni Hazel tsaka hinablot ang maliit na nakatuping papel. Ano yan? Takang tanong ni Riz nang makitang papel. Dahan-dahan na binuksan ni Hazel ang nakatuping papel. At tang nakalagay doon, will you marry me? Nagulat si Hazel sa kanyang nabasa at saka naman nahulog ang isang singsing mula rito. Naku naman, ang sweet niya naman. Nag-propose pa talaga tapos ganyan? Hirit ni Riz, sabay na sinisiko-siko ang kanyang matalik na kaibigan.
isinuot naman ni Hazel ang singsing sa kanyang daliri. Ang hindi niya alam, nasa may hagdan pa lang dalawa, sina Nigel at Nathaniel, nakamasid sa kanilang dalawa. I guess, it's a yes. Tugon nga ni Nigel. How about your mother? Dagdag pa nga ni Nigel na tanong. Recently, nalaman ko. She already died the same year Dad passed away. Sabi nga ni Nathaniel. I'm sorry to hear that. So that means, your main reason coming back here is Hazel? Tumango si Nathaniel bilang sagot. Ulila na nga rin naman si Hazel kaya mag-isa na nga lamang itong namamalakad ng rent house kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Nang maisuot niya ang singsing na yon, na mismo ang nagsilbing sagot na pumapayag ngang magpakasal si Hazel kay Nathaniel. Is it a yes? Tanong pa nga ni Nathaniel, pababa ng hagdan. Ano pa nga ba? Eh suot ko na nga eh, alam nga namang nakawin ko lang to, di ba? Alam nga namang dekwatin ko. Makulit ng sagot ni Hazel sabay pakita ng kanyang kamay na suot ang singsing. Official, na ipinakilala ni Nathaniel si Hazel sa kanyang pamilya, tantoos puso namang tinanggap ng kanyang Aunt Shen at Uncle Tim. So, she is Hazel Montefalco, a businesswoman. She owns a small rent house and managed to expand the rent house? Tanong ni Shen. Yes, Aunt Shen. Sagot ni Nathaniel. That's so impressive. Sagot ni Shen. Bahagya namang napangiti si Hazel habang nasa family dinner sila. I'm giving you the blessing to be Nathaniel's wife. I'll help you choose your wedding dress. Excited na dagdag pa nga ni Shen. Magpakasal nga si Nathaniel at Hazel, maraming business tycoon and philanthropies ang dumalo sa kanilang engrandeng kasal. Napagkatuwaan pa ng bagong kasal, si Riz at Nigel nang si Riz na nga makasalo ng bouquet. Ako na yung next na ikakasal! Makulit na sambit ni Riz na masalo nito ang bouquet na inihagis ni Hazel. Let's get married next year. Dagdag ni Riz habang nakatingin ito kay Nigel. Pinagtingin na naman ng mga bisita ang matipunong casino gambler na siyang matikas na nakaupo habang yumayarok ng champagne. Me? Okay, sabi na nga lamang ni Nigel. Pagpasensyaan mo na ang boyfriend kong mainitin ang ulo. Sambit na nga lamang ni Riz. Bow baby, sweet to me. Pangungulit pa nga nito. In your dreams. Sabi naman muli ni Nigel. Matapos maikasal nila Hazel at Nathaniel, nagdesisyon silang magsettle sa Beijing. Mula sa simpleng rent house ay naging 5-star hotel ang Heaven Sent. At si Riz Aguilar na ngayon ang namamahala rito. Naging magkasosyo sa negosyo si Nathaniel Lee at Hazel Montefalco. Si Nathaniel ang siyang direct investor ni Hazel upang mas mag-expand pa nga ang kanyang Heaven Sent rent house. Kaya naging tanyag itong hotel sa bansa. Nagbukas din sila ng isa pang branch ng Heaven Sent Hotel and Casino sa bansang Macau na siyang pinangungunahan ni Nigel Lee. Makalipas ang 5 taon umuwi ng bansa, si Hazel at Nathaniel kasama ang kanilang kambal na sina Lei Shu Li and Fei Xing Li. At nang mabuo na nga ang pamilya nila, wala na nga silang mahihiling pa. Kontento na nga sila sa lahat ng blessings na dumarating dahil pinagdarasal nga ni Hazel ang mga ito, gaya nga ng pinagdasal niya na sana magkaroon siya ng blessing nung araw na makilala nga niya si Nathaniel. At dito na nga nagtatapos ang nakakatuwang love story nila Nathaniel at Hazel. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Emma Latube, Rosemary Palaganas, Gemma Valmonte, Vivian Telio, Nesbeth Hanaban, Gloria Escobar, Presbyteros Rose, Rosemary Adranida, Ellie Reborn, Shirley Alberto, Delma, Ibarda Laza, Juliet, Josephine, Ellie Evangelista Anderson, Gloria Sanchez, Romana Gorospe, Vanessa,
Chu, June Pantiliano, Josephine, Neva Fajardo, Reynaldo Reyes, Nanita Nolasco, Teresa Bulie, Jenjen, Vivian, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.